Naging abala rin daw ang padre de pamilya na si Mark sa paglalabas ng isang children's book na tungkol mismo sa kanyang tunay na buhay. Paano nabuo? Paano nag-umpisa itong pagkakaroon ng story? Kasi si Vincent. Sino si Vincent? Kaibigan ko siya. Pero nung una, isa siyang fans ng Star Hotshot. And then, ang sabi niya sa akin, Kuya, gusto kong isulat yung buhay mo. Sabi niya, bakit hindi natin gawin libro? Pero bago kami mag-usap nito, may balak na talaga kami ni Danica na gumawa talaga ng libro. Bakit yung pinag-usapan niyo ni Danica? Kasi ako, sa sarili ko, kaya ako naging basketball player lang dahil sa mga idol ko eh. Alam kong yung may mga bata dyan na nag-iidolo din sa akin, na gusto rin akong gayahin. Minsan, ang sabi nila, wala silang pag-asa, ganun. Nagkakamali sila. Alam ko, habang may buhay, may pag-asa. Napaka-interesante ng buhay niya kasi nga, rags to riches. So, paano mo narating yung ganyan? Nung book na yun, nung nasa draft process pa, halos siguro twice a week nakita kami. Kwento ni Mark, mababasa sa librong ito ang isa sa mga pinakamabigat niyang pinagdaanan. Nang minsan niyang tiisin kumain ng sirang kanin dahil sa hirap ng buhay. So nung pagkabukas ko, parang may amoy na, parang panis na talaga. Oo. So ang ginawa ko, kinain ko yun, nilulunok ko na lang, hindi ko inunguya, tapos uminom ako ng tubig. Yes. Tapos kinakalkal ko yung mga pagkain ng yung mga styrofoam na tira-tira ng mga teammate ko. Yun yung ginagawang ulam. Mm-hmm. Awang-awa talaga ako sa sarili ko, umiyak talaga ako. At sinabi ko, balang araw kakain ako na masarap. Yeah. At ngayon, sobra-sobra pa dahil si Danica pinagluluto pa. Ang perang pagbebentahan ng libro, hindi mapupunta sa bulsa ni Mark, kundi sa mga batang may cancer. It's okay. Take your time. Kasi nung pumunta ako doon, awang-awa talaga ako na yung mga magulang, umihingi sa akin minsan ng pera na, alam mo yung pangkain lang. Napagdaanan ko rin yung time na yun eh. Na wala akong makain, gano'n. So, nag-decide talaga ako nandoon.